Okay, good evening. Hello. 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 Hey. Wala akong sound, ma'am. Wala pa akong sound. Meron. Baba ko lang ng konti ito. Parang ang layo. Parang ang layo, ano? Parang ang layo, ano?
Ano ba ito, Epix? Hey. Hulog pa. Epix? Ano ba yan? Hirap eh, setup. Bulog. Yan. Laki na na, ma'am. Laki na, no? Okay. Hello? Hello? Hindi ko naririnig. Hello?
Hello. Meron na ba? Hindi ko naririnig eh. Sige. Hirap nito. Hindi ko naririnig. Hello? Ayan mo na. Sige. Review tayo. Anong kanji ito? So, pakisulat sa chat. Pakisulat po sa chat itong mga ating review. Unahin natin sagot ay kunyumi. Kun. Sunod, pum. Okay. Number one. Kawa. Kawa. Meaning river. Number two. Hi. Araw. Number three. Ki. Ki. Puno. Punong kahoy. Number four. Ano number four?
Suki. Dan kuci tak number 7 Yama number 8 Sto sabayan niyo po yung sinasabi ko para ma-practice yung vocal cords niyo. Number 8 Sto. Number 9 Kado. Number 10 Kuruma. Kuruma. Next. Gawin natin on. On Yumi. On Yumi. Okay. On Yumi. On. On Yumi. Number one. So, ang tamang basa po rito is Seng. Seng. So, tama. Tama si Miss Siho. Seng. So, number two. Nichi. Nichi. So, tama rin siya, Nichi. So, nagkabaliktad lang, ha? Nagkabaliktad yung sagot niya. So, ha? So, ang tamang sagot sa number 2 is Nichi. Pakisabay po ang pagsalita, Nichi. Nichi. So, pangatlo, ito ay Moko. Pwede rin Buko. Moko or buko, pwede rin. Number 4, ito po yung getsu. Ito po yung getsu. So, nagkamali po kanina. So, yung number 4 po ang getsu, hindi yung number 2. So, number 4, getsu. And then, number 5, ko. Then number 6, then number 7, sang po sang. Number 8, nin or jin or nin. Then, mong. And then, kuruma ay sya.
So, ilog, araw, puno, buwan, bibig, rice field, mountain, tao, human, gate, car. So, meron po tayong paraan. Halimbawa, halimbawa, ito po yung rice field. Paano ang tamang pagsulat? Inuulit ko, napakahalaga ng tamang pagsulat. Alin ang umpisa? Alin ang umpisa isusulat? Ang una isusulat from left to right. From left to right. Then, from top to bottom or downward, left to right, downward. So, pagka gagawin po natin itong kanji na to, sulat natin, ganito, ganito, then ganito, ganito, then ganito. Yan po ang tamang pagsulat ng kanji. Okay, halimbawa ito, yung kanji. Yan po ang tamang pagsulat. From top to bottom, top to bottom, top to bottom. Hindi po pwedeng pa ganon. Going up, hindi po pwedeng going up. Dapat ang tamang pagsulat is top to bottom. Ganon, okay? So left to right, top to bottom. Halimbawa, kutsi. Kutsi. Halimbawa, kutsi. So, una isusulat. Ganon. Ganon. And then, ganon. So, one, two, three. Tatlong stroke. Three stroke. One, two, then three. Stroke. Okay? Halimbawa, ki. Ano yung ki? One, two, three, four. So, isa. Ah, ito muna yung number one. Number one. Number two. Number three. Number four. So, ganyan po yung tamang pagsulat ng ki. Paano naman yung tamang pagsulat ng suki? Paano yung tamang pagsulat ng suki? One, two, three, four. One, two, three, four. So, one, two, three, four. One, two, three, four. Yan ang tamang pagsulat. Bakit natin na inaalam yung tamang pagsulat? Kasi nakalagay po yan sa dictionary. Later on, tuturo ko sa inyo ang paggamit ng dictionary. Okay. So, tama itong number 10. Mga sumagot dyan. Yung number 8, jin or nin. Pwede rin po ang nin. Tama. Okay. Thank you.
Magbasa tayo ng kanji. Ano pong basa rito? Number one. Number two. Gamitin natin ang tutunan natin. So, try, pakichat kung ano yung guess nyo na base dyan. Pakitry. Bigyan ko kayo ng 1 minute. Okay na? So, meron na kayong ano? Kawatsuki. Okay, number one. Ang tamang basa is kawa-tsuki. So, kawa, ito po yan. Ito ay kawa. Ito is tsuki. Kawatsuki. Pero dahil ito ay nasa pangalawa, kombinasyon po eh, kombinasyon, nasa pangalawa. Ito ay nagiging tsuki. Kawatsuki. So ang nagiging basar po dyan, kawatsuki. Ang normal na basa ay kawatsuki. Pero minsan may exemption, kawatsuki meron din. Ito ang ay pangalan, apelyido ng hapon. Apelyido ng hapon. Number two, ito ay may ibig sabihin. Actually, ito may ibig sabihin din. Ilog buwan. Ilog buwan. So is man-mouth. 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 Gaano karami ang mouth? Kasi dami ng tao. So ang ibig sabihin po nito,
is surname ito, ibig sabihin ito, population. So pagka ito, population, yung bilang ng mga tao, ito yun, bilang ng mga tao. Ang basa po dyan is, Jinko. Ang tamang basa dyan is Jinko. Tinutukoy ay populasyon. Populasyon. So, yung nagsagot kanina, na number one, Kawatsuki. Napalitan. So, napalitan, naging Zuki, naging D. No? Naging D yung T, naging D. Okay? So, yung number two, Hitoguchi, hindi po yan pangkaraniwan. Ang pangkaraniwang basa dyan is so, hindi po pangkaraniwan ang Hitoguchi. Ang pangkaraniwan po dyan ay Jinko. Ano yung Jinko? Populasyon. At yung Jin is on. Yung ko, on. So, on. On yung basa sa kanila, on. So, bakit kaya ganon? Ito, kaya ito kun, dahil ito ay native na pangalan ng Hapon. Kaya, kun. Ang ibig sabihin ng kun is, kun yumi, ibig sabihin native na galing sa Hapon. Yung pagbabasa. Pagka on, ito ay galing sa Chinese na pamamaraan ng pagbasa. So, hindi naman ito apelyido ng Hapon. So, therefore, ang basa dito is Jinko. So, usually, ito ha, usually, ito ang pinaka-normal. Pagka may dalawa na magkatabi na kanji, karaniwan niyan, ang basa ay, napakakaraniwan, ang basa ay un. Chinese reading dapat. Bibihira lang maging dalawa tapos Japanese reading kun. Nangyayari lang po yan pagka yan ay pangalan ng Hapon. Karamihan pangalan ng Hapon. May mga exemption pa rin. Later on, malalaman natin kung ano yung mga exemption. Papakita ko. Pero pagka dalawa, usual na yan. Yan ay kun ang basa. Usual na yan. So, pangatlo. May nagsagot po sa atin. So, Tatsuki, hindi. Ito po, yun. Ha? Tagawa. So, kawa, magiging gawa. Mapapalitan. Magiging gawa. So, tagawa. So, tama. Tama, ha? At ito ay sulat ng ta. Ito. Hindi po dapat susubra yung pagsulat dito. Dapat walang pasubra nito. Mali po yan. Mali po ang ganyang pagsulat ng ta. So, tagawa. So, yan ay pangalan na po. Surname. Surname ng Japanese. Okay. Dumako na tayo sa lesson natin ngayon. Lesson natin ay mga panibagong set ng kanji. Okay, mga panibago. Mga bagong set. Okay. Una,
Tingnan nyo. Pag tamang pagsulat. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo. Number 2. Tamang pagsulat. 1, 2, 3. Tamang pagsulat. Maglabas po kayo ng ano, scratch para magsabayan nyo yung tamang pagsulat. So, tamang pagsulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan po ang tamang pagsulat. So, yan yung sunod nating pag-aralan. So, ito ay galing yan sa picture. Galing po sa picture ng apoy. Para bang ganito yung apoy, ha? May mga gatong nakahoy, may mga gatong tapos nag-aapoy-apoy. So, ganyan ang nangyari. So, may apoy, so ganito yung nangyari. Okay? So, parang picture ng apoy. So, ang ibig sabihin niyan, apoy, fire. So, ang basa diyan, sa kun ay ang basa natin dyan, kung tayo, is he. At ang basa dyan, kung on, is ka. Okay. So, parang nabaliktad yung napag-aralin natin kahapon. Okay? Meron na tayong napag-aralan na he, yung kun. So, parang pareho siya, he, yung ganito. Yung kunyumi nito, yung kunyumi is he. Ito, he din. Ha? Okay. Ito po ang mahirap na bagay sa Japanese. Napakahirap nito. Malamang yung lahat ng mga narinig ko at mga nakita kong survey ng mga intelligence officer ng FBI, ng CIA, sinasabi nila Japanese ang isa sa pinakamahirap na salita. Bakit? Ito yung dahilan. Ito is araw. Ito apoy. Pero pag binasa mo, pareho silang hi. Pagka nagsalita ang hapon ng hi, paano mo malalaman kung araw o apoy ang kanyang sinasabi? Paano? Malalaman na lang yan sa konteksto. Halimbawa, ang apoy ay nakakasunog. Siyempre, ito yung malamang at hindi ito. Okay? Yung araw, malamang ito yung nakakasunog, hindi naman to. Yung apoy, di ba? So, depende sa konteksto. Kaya malalaman. Pero kung magsalita nga po ng hi, hindi natin talaga malalaman kung alin ang gusto niya sabihin. Dapat, konteksto. Anong ibig sabihin konteksto? Gagamitin niya sa sentence. Pagka hindi niya ito ginamit sa sentence, hindi natin malalaman kung ano ang kanyang ibig sabihin ng hi. Kung ito ba o ito. At hindi lang po ito dalawa. Napakarami po nila. Pag nagsalita nga po na hi, mga sampo ang ibig sabihin pwedeng mangyari. Kaya napakahirap ang salitang Japanese. Isa sa pinakamahirap. Ngayon, bakit kaya ganon? Ang Japanese language, kukunti lang ang kanyang sounds. Kukunti lang ang sounds. Pero napakaraming letters. So sinasabi ko nga, umaabot ng nasa 3,500 yung kanyang kanji. Sa pag-aaralan natin, 3,500.
So, ganun karami yung kanji, pero yung ganyang sound ko kunti lang. Kaya ang nangyayari, nadudubli-dubli yung sound. Ito yung isang example. Okay? So, pangalawa, ito. Pangalawa. Ito ay parang picture. Parang picture din ito ng ano to? Parang picture. Hindi po ito isda. Picture po ito ng so, ito ay actually picture ng babae na nakasuot ng kimono. Picture ng babae na nakasuot ng kimono. Yan. Picture ng babae na nakasuot ng kimono, ganito. Kaya ang ibig sabihin nito is babae. Pagka babae, ganito yung sulat. Okay? Ano naman ang basa dyan? Paano yung basahin? Paano basahin yan? So ang basa po diyan is kun, pagka kun yumi, kun na. Kun na. Kun na. Yan po ang basa diyan, kun na. Pagka on yumi, ang basa diyan is jo. Jo. Kun yumi, kun na. Kun yumi, jo. So, ang ibig sabihin niyan, babae. Okay. Next. At tayong ganito. So, inuulit ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 strokes. O yung una, ilang strokes? 1, 2, 3. 3 strokes. Itong ka, itong he. 1, 2, 3, 4. So, yan po ang mga strokes. Balik tayo dito sa number 3. Ito ay drawing ng mountain. Tapos sa ilalim ng mountain, merong makikita sa ilalim ng mountain. Paano mo makukuha yung nasa ilalim ng mountain? Mga mamahalagang bagay. May mga mahalagang bagay sa ilalim ng mountain. Siyempre, yan ay iyong gagawa ka ng butas, tapos pupunta ka sa ilalim ng mountain na yan para makababa ka, magagawa ka ng hagdan. Hagdan and gagawa ka. Okay? Then, makukuha mo yung importante bagay. So, ano yung karaniwang importante bagay na nasa ilalim ng lupa? Ang pinaka-importanting bagay na sa ilalim ng lupa, ito yon. Ito, itong part na to, itong part na to, 1, 2, yan. Ay, ibig sabihin niya is gold. So, gold. So, paano yan? Sabihin sa kun. Pagka-kun. Ang basa dyan is kane. Kane. Pagkaon naman, ang base dyan is kin. So, ang ibig sabihin yan, importante bagay. Ano pa yung mga importante bagay bukod sa gold? Money. Pera. Yung pera, importante. Ano pa? Metal. Metal, hindi lang naman palaging gold. So, yan ang ibig sabihin yan. Gold, money or metal. So, pare-pareho sila. Yan ang pagkasulat. Okay? Okay? Punta na tayo sa next. Punta tayo sa next.
Pagka may question kayo, i-chat nyo lang yung question. Chat nyo lang at sagutin natin. Number 4. One, two, three, four, five. Okay. So one, two, three, one, two, three, four, five. So one, two, three, four, five. Obserbahan nyo. Obserbahan nyo, mas mahaba ito kisa dito. At ito ang pinakamahaba dito sa kanilang tatlo. So ito ang pinakamahaba, ito ang pangalawa, pangatlo to. So usual na usual yan sa mga sulat ng Hapon. Tulad nung mapapansin nyo, yung nakaraan na sinulat natin, Kuruma. Ganyan, Kuruma. Mapapansin nyo, pansinin nyo, normal na normal yan. Ito yung pinakamahaba. Pangalawa to, mas maiksi yung mga sa bandang gitna. Ito. So, usual na usual yan sa sulat ng kanji. Okay? Hindi pantay-pantay ang haba niyan. Mas mahaba to. Isa dito, at ito ang pinakamaiksi. Okay? So, ganyan ang usual niyan. Okay. Number 5. Oh, ganoon na naman. Ito, mas mixy ng konti kisa dito. So ito, mas mahaba ng konti. Okay. Number 6. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito, 1, 2, 3. Tatlo lang yan. 1, 2, 3. Ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you will notice, mapansin nyo, ito ay kapareho nito. Oh, magkapareho. Nasa loob. Okay? Pansin nyo, magkapareho. So, anong ibig sabihin niya mga yan? Ibig sabihin. At paano yan basahin? So, punta tayo dyan. Ang basa dito is E. Ang basa dyan is E. Pero, usually, may kadugtong niyang pwede rin, minsan, basahin niyan U. Ito is Umaru. Ito yung kanyang kunyumi, kun, at yung so ito yung kunyomi, dalawa, yung kunyomi, say. So ang basa dyan is I. Usually may kadugsong niyang kiro. I kiro. Pwede rin U, Umaru. 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 I kiro, Umaru. So, kunyomi, say.
So saan galing yan? Bakit naging ganyan yan? Yan ay parang ganito lang, ha? May mga leaves, di ba? Ano yan? Then naging ganito. Then naging ganito na. So naging ganito na. So ano yan? Parang plants, no? Parang plants. Plants. Okay? So yan ang ibig sabihin niyan is live or birth. Nabuhay. O yan, yung tanim, nabuhay. Kaya ibig sabihin nito, live or nabuhay. Live. Ang ibig sabihin live, ikiro. Okay? Pinanganak. Okay, pwede rin. Pinanganak. Kung tao, kung hayop, pinanganak. Ganito rin. Ibig sabihin nito, pinanganak o nanganak, umaro. Nanganak. Nabuhay. Magkapareho lang naman ibig sabihin, di ba? Nabuhay, saka nanganak. So, pagka nanganak ay dumarami. O ito naman, tumubo. Ha? Tumubo yung plant. Nabuhay. So, ang ibig sabihin niya si Jambal is ikiro, nabuhay. Nanganak, umaro. Okay, umaro, nanganak. Okay, so nabuhay. So sa kun, dalawa yung salita. Sa un, isa, say. Okay. Number five. Ano naman number five? Ibig sabihin ng number 5, galing naman din yan sa ganito. Parang drawing lang din yan. Ganyan. Maliit na ano. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Then later on, naging ganito na. So, ano yan? Yan ay drawing ng bata. Hindi nga lang halata. Ano? Hindi halata. Parang butterfly. Ano? Pero yan ay drawing ng bata. So, ang ibig sabihin nito, kanji na to is child o bata. Okay? Ang basa dyan, ang pagbasa dyan is ku. Kunyumi, ku. Kunyumi ko. Okay? Tulad nung isang bata, ang pangalan, halimbawa, Pujiko, ito yung ibig sabihin ng ko. Kaya ang ibig sabihin ng Pujiko ay bata ko. Yan o, ko. Pujiko. Okay? So, papakita ko kung halimbawa, paano yung sulat ng Fuji, isang letter yon, yung ko, ito yung isang letter. So, sabihin is, bata, okay, Fuji ko. So, ang ibig sabihin, ko, ito yung ko. So, sa hapon, napakadalas gamitin ng ko sa dulo ng pangalan, first name. First name ng batang babae. First name ng batang babae, ito yung palaging nilalagay nila. Yan. Napaka dalas nilang gamitin. 70 to 80%. Yan ang kanilang ginagawa sa pangalan ng batang babae. Ito yung ko. So marami yan. So nagtataka tayo dahil Pilipino tayo. Pagka ko ang dulo, kala natin lalaki. Pero sa hapon, yan ay karaniwan sa babae. Okay. So ano naman ang basa dyan? Pagka un. Unyumi. Pagka unyumi. Ang basa naman dyan is si. Si. So ko, si. So, pinanganak.
Nanganak. Nanganak, barbata. Oh, yeah. Pwede natin i-combine-combine yan mamaya, ha? Combination, ha? Combination. Okay. Pangatlo, ito. Ganito yung drawing niyan. Ganito yung drawing niyan. Mahirap yung drawing yan. Mahirap yung drawing yan. Oh, ito, alam na natin. Oh, ito, bata. Oh, ay ito, nasa ilalim ng ano, ano to? Nasa ilalim ng ano yung bata na yan? Nasa ilalim ng ano yan? Bubong, ito ay bubong. Bubong, ito actually ay dati ganito yan, may ganyan pa yan. Ganyan yan, ito nawala na. Ito nawala na. So ito sunod ganito na. So ito is actually drawing ng ano, isang tawag dito, isang drawing ng paaralan, paaralan. Maraming bata o may bata sa loob. Sa loob ng paaralan. So ito isang silid, silid aralan, no? Kaya ito yung itsura ng silid aralan nila. Yung makaluma. O, ayan. May bata sa loob yun, paralan. So, ang ibig sabihin nito is study or pag-aral. Study. Aral. Study. Matuto. Matuto. Learning. Pag-aral. Study. Yan ang sabihin niya. Ang kanyang pagbasa kun mana bu manabo mana ang basa dyan mana pero usually may kadugsong yung bu. So so ang onyumi niyan, yung Chinese reading, yung onyumi ay gaku, gaku, manabu, gaku, manabu, gaku, mana, bu, gaku. Okay. So, baka nalilito kayo kasi mayroong dalawa ito saka ito, mayroon siyang kunyumi na mayroong kadugsong. Okay, ganito talaga ibig sabihin yan. Ganito ang ibig sabihin yan para hindi kayo malito. Ito, ang basa dito, mana. Ito, mana. Pero, may kadugsong yang bu. May kadugsong na bu. So, mana, bu. Sulat, marabo. Although ito, hindi yan ang sulat ng Japanese. Kasi ito, English alphabet eh. Papalitan natin yan ng Japanese hiragana. Diyan papasok yung hiragana. Kaya natin, medyo pinahuli yung hiragana. Kasi dito papasok yung hiragana. Itong bu na ito, papalitan natin yan ng hiragana. So, diba, merong tatlong writing system ang Japanese, hiragana, katakana, and kanji. So kanji tayo, pero ito papasukan natin ito ng hiragana. So ang basa dito is manabu. Pagka nag-iisa, ang basa dyan, gaku. Nag-iisa lang. Pero pagka may kadugsong na bu, pag may kadugsong na bu, manabu. Yan ang isang pamamaraan
para malaman natin kung paano pagbasa, anong gagamitin? Onyomi ba o kunyomi ba? Malalaman natin na kunyomi kung may nakadugsong na buo. Kunyomi ang gagamitin. Pero kung wala nakadugsong na buo, gakko ang basa dyan. Okay? Tulad ito. Pagka ito ay may nakadugsong na kiro, halimbawa, ganito ha, nagsulat ng ganon, tapos may nakadugsong na kiro, malalaman natin ang basa dito is ikiro. Oh, okay? Ulitin ko para malinaw. Para malinaw, ngayon, napaka-importante, napaka-critical para sa understanding ng Japanese kanji. Okay. Itong tatlo, ngayon. Malalaman na natin ngayon kung paano ba ito. Merong kadugsong. Ano kayang basa dito? May kadugsong na kiro. Ito pwede basahin na malikiro. Mali. Pero dapat basa dito ikiro. So, nalalaman natin maki na hindi nakalagay yung tamang pagbasa. Malalaman natin kung paano basa dyan. O ito, nag-iisa. Ano basa ngayon dyan? So, ang basa dyan is say. Say ang basa dyan kasi nag-iisa. Mayroong another basa dyan, nama. Nama. Pagka nag-iisa. Pwedeng say or nama. Pagka ganito naman, anong basa dyan? Siguradong u. Siguradong u ang basa dyan. Siguradong u. U maru. Ito naman, ang basa dito, ikiro. Yan ang isang pamamaraan para malalaman natin kung paano basahin ang kanji. Kaya malalaman natin, napakahirap ng Japanese language. Paiba-iba yung basa. Isang kanji lang. Paiba-iba yung basa. Okay? So, tanda po natin yan, ha? Tanda natin yan. May mga tanong kayo? Ay, delay yung video. Delay yung video sa sound. Ano na naman niya sa internet? Bagal na internet. Malabo. Hindi pa nakikita? Hindi nakikita? Malabo. Ay, malabo na naman. Internet natin. Yung maganda.
Okay. Yan, medyo malinaw na. Medyo malinaw na. Tapos nag-delay yung sound sa video. Ano ba yan? Delay yung video. Tama yung nagsagot kanina, Tagawa. Tama. Number 7 tayo. Medyo malinaw na. Number 7. One, two, three. Number eight. One, two, three, four. Number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ko ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito is ano yung ano nito, picture, anong drawing ito? Parang ano din, parang tanim, mayroong ground tapos may leaves, ba yan. Ano ibig sabihin niyan? Oh, then ganito na. So, ibig sabihin niyan is lupa. Lupa o ground. Ibig sabihin yan, ground. Ang basa dyan is suchi. 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 Ang onyumi naman, do. Do. So, kunyumi tsuchi, kunyumi do. So, ground, lupa. Earth, o kaya soil. Earth, soil, ground, lupa. Okay. Ito naman, next. So, limbawa, nagbuhos ka ng tubig, mayroong papatak-patak dyan. So, nagbuhos ng tubig, papatak-patak dyan. So, ganon. Ganon. So, naging ganito na. So, tubig na binuhos, binuhos, pumatak, pumatak yung tubig, naging ganito. So, ang sabihin ito, tubig. So, ito, soil, ito, tubig. Okay? Anong basa dyan? Miz, mi, z, miz, miz, miz. So, pakiulit, miz, miz. So, sa onyumi naman, sui, sui, sui.
Mize Sui. So, ito naman, ano to? Tanim din ito. Parang may tanim din yan. May tanim din. Mayroong ugat dyan. May ugat. Tapos mayroon din siyang leaves. Ayan. May lupa, ugat, then leaves. At may leaves pa doon. So, mayroong pang leaves ito. May branch. May branch dito. You know, may branch. Kaya sunod dyan, naging ganito. Mayroong branch. So, ibig sabihin, may branch. Ang ibig sabihin yan is, previous, ha? Previous. Nakaraan. No, nakaraan. Previous. Okay. Previous, pwede rin foregoing. You know. Saki, okay. Ang base dyan is saki. Hindi sake, ha? Sake. Sake is yung wine. Ito, saki. Saki. Hindi naman sake. Iba yung sake sa saki. Sake, sake. So, mahirap ang Japanese kasi may tuno. Kunting mali mo lang sa tuno, hindi na nila maintindihan. Kaya, nagiging ganun yun. Kasi nga, sabi ko, kukunti lang ang sound. Diba? Okay, kukunti lang ang sound. So, pagka onyumi naman, ang basa dito is seng. Seng. Ulit-ulitin natin. Ulit-ulitin natin yung mga napag-aralan. Ulit-ulitin natin. Meron pa ba? Meron pa ba? 9 pa lang? 9 pa lang? Kulang pa, number 10. Bago tayo ulit-ulit. So, yung number 10 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ibig sabihin nito, ako. Ang ibig sabihin nito, ako o I o pwede rin, ibig sabihin nito is private. Ako o private. Pwede yung ibig sabihin ako. So, anong base dyan? Ang base dyan is watashi. Watashi. Ang ibig sabihin ng watashi, ako. I am. Sabihin sa English, I am watashi. I am. Pwede rin, hindi lang watashi, pwede rin watakushi. Pagka watashi, normal lang. Pagka watakushi, medyo may pagalang ng konti, ha? Medyo magalang ng konti. Watakushi. Medyo magalang. Habang humahawak ang Japanese, ganito, ha? Merong 5 hanggang 6 na level ang Japanese language. Habang humahaba yung mga word, mas lalong tumitindi ang paggalang. Pagka maiiksi yung mga word na ginamit, ay normal lang, parang islang.
Pagkais lang ang ginagamit mo, hindi gano'n yung pagalang. Hindi magalang na pananalita yung islang. Pero pagka gusto mong napakagalang, pahaba ng pahaba yung word, gano'n po ang Japanese. Okay? Habang mahaba ang word, eh, tulad ito, watashi, normal lang yan. Minsan, iniis lang, washi. Washi na lang, washi. Minsan, iniis lang, washi. Okay? Watashi, normal lang yan. Yung islang, hindi tinuturo sa paaralan. Nalalaman ko na lang yon nung nag-aaral ako doon sa Japan kasi mga Hapon yung kasama-sama ko. So, hindi yung tinuturo sa school, yung mga islang. Wala na tuturo. Ito yung mga formal na tinuturo sa eskulahan. Watashi, normal yan na pananalita. Pero pag watakushi, mas magalang. Pero hindi ko yung naririnig sa mga kaklase ko kasi paislang-islang na lang. No? Bigla na lang masalitas. Watashi. Halos hindi ka makakarinig ng watashi sa mga Hapon. Sa pang-araw-araw na pananalita. Pero, dahil islang yung mga salita nila. Islang. Pero yung tamang Japanese grammar, meron talagang watashi. Meron talaga. Pagka nakarinig ka ng watashi sa Hapon, sabihin, nagsalita lang ng watashi yun dahil para maintindihan mo. Dahil ikaw ay foreigner. Pero kung alam nilang maintindihan mo ka, mo sila, hindi yan magsasalita ng watashi. Hindi yan nagsasalita ng watashi. Napaka-imposible na makarinig ka ng watashi sa Hapon. Pero pag nagsalita ka ng watashi, of course, maintindihan nila. Watakushi, maintindihan. Pero halimbawa, sa eskwilahan, may formal na event, gathering, o recitation, graded recitation. Magsasalita yan ng formal language. Tulad yan, watashi. Sasalita yan. Okay? Ano naman ang basa dito sa onyumi? Ang basa dyan sa onyumi is she. Sa konyumi, watashi or watakushi, sa onyumi, she. Ang ibig sabihin, ako. Or private, privado. Okay? So, yan ang ating kanji ngayon. So, meron na tayong 10 ngayon. Meron 10 kapon. So, 20. Magandang simula yan. May marami-rami na tayong mababasa dyan. Okay? Practicein nyo po ito sa bahay. At ulit-ulitin yung tamang pagsulat. O, papakita ko ulit yung tamang pagsulat. Kita ko? Fire. Paano isulat ang fire? Yung sunog. Apoy. Paano isulat ang apoy? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apat lang po yan, ha? 1, 2, 3, 4. Paano isulat ang water? Tubig. Water. 1, 2, 3, 4. Apat din, ha? 1, 2, 3, 4. Okay? Paano isulat ang gold o ang money? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Handa po nyo at practice nyo sa bahay. Practice nyo sa bahay. Sunod, punta natin.
Sunod. Ato. One. Two. Three. Ito, maling pagsulat. Mali po itong pagsulat kasi ito dapat nakadikit. Ito dapat magkadikit. Ito. Itong part na to dapat magkadikit yan, ha? So, one, two, three. Yan. Tama. Tama. So, yan ay ground. Ang basa dyan, tsuchi. Yan ay soil. Okay. Next. Next. One, two, three. One, two, three. So, child o bata. Bata. So, next. Next is one, two, three. One, two, three. So, babae. Una. Suchi ko una. Next. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So next, one, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Then next, one, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. And then, pang last natin. One, two, three, four, five, six, seven. So, seven. So, one, two, three, four, five, six, seven. So, watashi. So, tandaan, ito pinakagamitin na sulat na watashi. Okay. Okay, mag-ano tayo? Mag sample? Sample? Sample naman tayo. So, Paul, ilan yan?
Ito yung sample na to. Ito yung sample na to. One, two, three. Tatlong kanji. One, two, three. Tatlong kanji. So, ito alam natin. Ito alam natin. Ito hindi natin alam. So, ito, ang basa dito, hindi natin alam. Ang basa dito is yo. Yo. Yo ang basa dyan. Another one. Another natatakpan, hindi mabasa. Okay. Basahin natin. So, itong kanji na to, hindi natin alam. Ito, hindi natin alam. Ang basa dyan is you. Yung ibang mga kanji dyan, alam na natin. So, mababasa na natin yan. Okay? So, ang ibig sabihin nito is Tuesday. Tuesday. So, day. Araw. Ito, day. Yubi. So, actually ito, ka-yubi. Kasi, ang gagamitin natin, ito, kombinasyon, dalawa. Gagamitin natin is onyomi kasi kombinasyon ng dalawa. Ito, nag-iisa siya. Nag-iisa, kaya gagamitin natin hi. Pero, mababalitan ng bi. So, magiging onyomi. Pero, napalitan ng bi. Ito is kayubi. So, pag sinabing kayubi, Tuesday. Ano ibig sabihin nito? Apoy, ha? Maapoy na araw, ha? Tuesday. Kayubi. Kayubi. Tuesday. Ito naman, ang sabihin nito is Wednesday. Wednesday. So, kahapon, meron tayong napag-alaman na Sunday, Monday, and Thursday. Tatlo yung nalaman natin kahapon. Pagka Sunday, ano yon? Pagka Sunday, ano yung sulat ng Sunday? Ito yung sulat ng Sunday. Nichiyobi. Pagka Monday, ano yung sulat ng Monday? Monday. Ano sulat ng Thursday? Mokuyobi. So, Sunday, Nichiyobi. Monday, Gitsuyobi. Tuesday, Kayobi. Wednesday, Suyobi. So, ang basa po dito is Suyobi.
Kasi ang basa onyomi is sui. Sui yubi. So, sui yubi Wednesday and Thursday moko yubi. Okay? Moko yubi. So meron na tayong lima. Lima na yung nababasa natin. Dalawa na lang kulang. Dalawa na lang kulang para makompleto natin. So tandaan po ito. Ito ang basa dito is you. Okay. So mabuti pa isulat ko na yan para mapag-aralan nyo na ang tamang pagsulat ng you. Okay. Mamaya, bago tayo umuwi, babalikan ko yan. Okay? So, punta tayo dito. Sa next. Ano yung basa dito? At anong ibig sabihin nito? Apoy. Bundok. Ano ang ibig sabihin ng apoy na bundok? Nag-aapoy na bundok? Ang ibig sabihin po nito is volcano. Nag-aapoy na bundok. So, napakadaling intindihin ng Japanese, di ba? Volcano. Nag-aapoy na bundok. Oh. Bundok, nag-aapoy, volcano. Ang basa po dyan is, anong basa dito? Onyomi. Onyomi ang gagamitin natin. Kasi kombinasyon, dalawa. Kombinasyon, dalawa. Kaya onyomi, ka. And then ito, sun. Pero ito ay mapapalitan. Mapapalitan. At ito ay magiging zan. Kazan. So magiging z instead of s. Kaya ang basa dyan is kazan. Bakit napalitan? Kasi nasa pangalawa. Nasa pangalawa siya. So karaniwan. Karaniwan pagka nasa pangalawa, yung kanji, napapalitan. Kazan. So pagka sinabing Kazan, yan ay volcano. Hey, next. So ano naman to? Oh. Tubig. So tubig, tubig, matubig na araw, yan ay Wednesday. Maapoy na araw, Tuesday. Ano lang yan? Pangalan lang. Wala, hindi naman talaga maapoy na araw ang Tuesday. Hindi naman talaga matubig na araw ang Wednesday. Ano lang, pangalan lang. Ito naman, ito, may ibig sabihin talaga. Oh, tubig. Tapos, ano to? Ta. Ito yung, ano natin, rice field. Oh, yung ating rice field ay matubig. Maganda. Maganda ang rice field na matubig. Ang ibig sabihin niya, rice field pa rin. Rice field pa rin ang ibig sabihin nito. Matubig na rice field. So, rice field pa rin. Rice field. Pero anong basa dyan? Paano yan basahin? Paano basahin yan? Sweding. Sweding. Sweding ang basa na dyan. Sweding. Sweding. Okay. So, hindi po ang basa dyan. Nawala na. So, one, two,
3, 4, 5, 6, 7. Okay. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. Turo ko sa inyo ang pagtamang pagsulat ng yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito yung niche din ito. Kaya lang, maliit lang siya. Maliit yung pagkasulat. Then, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun niya, ha? So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 strokes. 18. Napakalupit, ha? Napakalupit na sulat niyan. U. 18 strokes. So, ito. 1, 2, 3, 4. Apat lang. So, anong basa dito? Hulaan natin. Sumagot kayo. I-chat niyo yung sagot. Hulaan natin. Then, ito. Okay. Meron tayong apat ulit, ha? Okay. Anong basa natin dito? Magka-combine. Pwede natin siyang basahin siguro na kinding kasi dalawa eh. Magka-kombinasyon na dalawa kaya onyume ang ginamit natin. Kaya lang, yan po ay kilalang Japanese surname. Surname po yan. Kaya ang tamang basa dyan, Kaneda. Kaneda. Meron nga tinatawag tayong airport na Kaneda. Meron din Haneda. Karaniwan surname po ito. Kaneda. Kaya Kunyumi. Kun ang ginamit kasi surname. Kunyumi. So it is Kane. Yung ka magiging da. So magiging ka Kaneda. Kaneda. So Kaneta magiging Kaneda. So ito naman, UB. Kinyu B. So kin. Kin ang basa dito. Kinyu B. Kinyu. Ito, B. Kinyo, B. Ito, ano yung onyumin nito? Do. Doyo. Doyo, B. Doyo, B. So, kompleto na tayo kasi ito is Friday. Ito naman is Saturday. Saturday. Kompleto na. Friday, Saturday. Ano yung Sunday? Nichiyobi. Nichiyobi. Monday. Gitsuyobi. Tuesday. Kayobi. Wednesday. Suyobi. Thursday. Mokuyobi. Friday. Kinyobi. Saturday, do you be? So, kompleto na. Kompleto na yung mga araw natin. Last, dito, ano naman yung sabihin nito? At anong basa dito? Ang ibig sabihin nito is civil engineering. So, ito ang anong to? Civil.
Civil. So, parang civil engineering. So, ano to? So, dapat onyumi saka onyumi. So, ano yung onyumi nito? Do. Ano yung onyumi nito? Boko or muko. Hindi natin gagamitin yung muko kasi iso ay special case na civil engineering yung ibig sabihin. Ang tamang base dito is duboko. Pagka sinabing duboko, civil. Pagka engineering, kugaku. So, ang civil engineering is duboko, kugaku. So, ayan po ang salitang civil engineering. Duboko, kugaku. So, duboko, civil. Okay, any question? Any question? Wala na, patapos na tayo. Wala nang nanonood. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. Then one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five. So, ang basa po rito is do say do she do she do she gaku say do she gaku say do she gaku say do she gaku say. So, ano yung sabihin yan? Itong do she gaku say. Ang ibig sabihin niyan, babaeng bata. Babaeng bata, gaku, say. Okay? Ang ibig sabihin ng gaku, say, is student. So, ito ay student. Girl. So, babaeng bata, girl yon, girl is student. Juicy Gaxi. Juicy Gaxi. Yan ang ibig sabihin ng babaeng batang estudyante. Juicy Gaxi. Ano naman to?
So ito po, ang buzzer rito is sensei. Ay, ibig sabihin ng sensei ay teacher o master. Yan ang ibig sabihin ng sensei. Yan ang pagsulat ng sensei. Teacher o master. Okay. So kung meron kayong tanong, may tanong, paki-chat lang po kung may tanong. Delay na delay yung video. Masyadong mabagal ang internet. Pero pasensya natin at matuto tayo ng Japanese. Okay. So, kung wala nang tanong, walang nag-chat ng questions, so paki ulit-ulitin lang po yung napag-aralan natin, 20 na yung kanji na alam natin, napakarami na rin noon, marami na tayong mababasa tulad ito. Juicy Gakusei, Sensei, Watashi, ganun, ha? So, marami na tayo. So alam na natin lahat ng araw. Sunday to Saturday, alam na natin. So, Nichiyubi, Kitsuyubi, Kayubi, Suyubi, Mukuyubi, Kinyubi, Tuyubi. So, lahat ng ano, at matagal pa natin itong pag-aralan, pero susulat ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mali bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 po yan, ha? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Ang base dyan is yo. So, Gitsuyo, Nichiyo, Kayo, Mokuyo, Suyo, Kinyo, Duyo. So, yan yung ating Sunday, Nichiyo or Nichiyobi. Monday, Gitsuyobi. Tuesday, Kayobi. Wednesday, Suyobi. Thursday, Mukuyobi. Friday, Kinyobi. Saturday, Tuyobi. So, pakitandaan lang ito. So, bali 21. 21 na yung alam natin na kanji. 21. So, wala naman ng nagtatanong. So, thank you very much. Tuloy na lang po natin uli bukas. Tuloy na lang po natin. So, thank you sa mga nag-attend.